Good morning mga karabit. So welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. So this is a part 2 ng ating DIY na cage, na double breeder cage, standard size para sa ating mga breeder rabbits, no. So from the last video, pinakita ko yung technique kung paano ako nagtitwist nung mga joints natin kagaya nito, no. Kung paano ko ginagawa to. Yan, sunod-sunod yan, no? Walang putol yan, no? So pag tinignan mo siya, maganda tignan, diba? Okay, so ngayon ang gagawin naman natin, so ito na yung huli nating ginawa from the last video, yung kabilang side ng ating wall. So galagyan naman natin kasunod yung centerpiece, etong centerpiece. Okay, so yung centerpiece, ito binawasan ko na kasi hindi naman natin kailangan ng lahat, no, na naka-connect dun sa ito, kasing part na to, ito yung ibabaw nung grass feeder. So hindi naman natin kailangan lahat yan na nakakabit dun sa grass feeder, ilang piraso lang is enough, no. Tapos nagtira din tayo ng dulo para nakatali dun sa, okay, kagaya nyan, o yan, no, nakatali yan dito sa dulo dun sa ating wall side sa back at saka sa harap. Okay, so ito muna ikakabit natin. Okay, so bilangin lang natin yung holes, tapos ikabit na natin sa center. Okay, so after a few minutes later, I'll come back. Okay, bye. Okay, after a few minutes later, so ayan na po, nakakabit na yung pang partition natin. Yan yung mababa lang, yan. Sa kabilang side, ganun din. Yan, nakakabit na siya. So yung iba dyan, abang na lang yan sa pang front na cover. So ngayon, anong isusunod natin para hindi tayo pahirapan? Yung pang feeder muna tayo. Okay, so asan yung pang feeder natin? Ito yun, eh. Oh, yun, ito. So ngayon, ang feeder natin, ito ay nakalagay na naman dyan sa description natin. Ito ay sakto dito. Yan, oh. Tinama. Oh, yan. Sama yung panali, oh. Sakto yan doon, sakto yan dito. Ang gagawin na lang natin yan, hahatiin natin to sa butas. So ang nagiging butas nito ay tagsasampo. So pagdating ng sampo, tupi, para mag letter U siyang ganun, no? Para mag letter U siya, tagsampung butas na buo. Okay, tapos saka mo tutupiin. So pag nagtupi tayo, huwag nyong kakalimutan, dapat ang itutupi natin, ito, eh, nasa ilalim. Kaya ang tupi natin, ganito dapat ang posisyon. Nasa ibabaw yung pabalagbag. Yan, ito. Tama na tong posisyon na to. Itutupi na lang natin ang papaganon. Okay? So, gagaya ng pagkabit natin para hindi maputol yung ating screen, no? Yung kadalasan nangyayari sa mga gumagawa ng cage. Kaya, paborito nila yung M-clip. So, sayang naman kasi masyadong maraming M-clip. Medyo mahal din yan, no? Additional cost. Eto, gumamit din ako ng M-clip. Tatlong piraso. Ayan, oh. Isa, dalawa, tatlo. So, okay na yan, tatlo. Okay, so, tutupi ko muna to. Pag natupi ko na to, papakita ko sa inyo paano natin binubutas yan. Kasi ginagawa natin tong, ano, eh, eto, 1x1 kasi to. Gagawin natin 1x2. Para kasya yung nguso ng rabbit, madaling makakuha ng pagkain. Okay? So after a few minutes later, I'll come back. O nga. Tsaka marami oregano dyan. Ayan. So eto na. Nalinisan na natin. Natupi na natin. Tag-10 butas na yan. So ngayon, simula dito sa ilalim. Ayan. Ito pinaka-puwet natin. Ito yung nakakabit doon sa center, no? O iiwan mo yan. Ginagawa ko dyan. Yan, ganito, ha. Oh. Aalisin natin tong linya na to. Ito. Putulin ko lang 'yan. Lahat 'yan. Ay, sorry. Iyan. Kita na. So, balikan kita pag naputol ko na uli, okay? After few minutes later. Okay, so 'yan. So, nakat na natin 'yan. May mga cuttings na 'yan. Ayan, oh. Okay, so paano yung tinatanggal? So, palit na tayo ng tools, no? Ang gagamitin ko na ngayon, long nose. Ganito lang yan. So, dahil
putol na to dito, tol din dito dito, ginaganto lang yan. Mas madali makita ito, yan. Tutupin mo lang ng ganun. Tapos yung kabilang side, tanggal na. Diba? Tingnan natin. Hirap-hirap, di ba? Technique lang kasi yan. Dito naman. Okay, so balikan ko kayo pagka natanggal ko na yan, ha? Para mas malinaw para sa video. Thank you very much. See you later. Okay, after a few minutes later, so, eto na po. So, etong kabila, yan ang gagawin natin mamaya. Dito, meron na tayong apat na 1x2. 1, 2, 3, 4. Tapos, dulo na yan. So, kahit di na yan dulo, dito na lang. Ito lang naman abot ng rabbit yan. Para medyo mas matibay yung ating ano. So, ganyan na siya. Okay? So, tara, gawin na natin yung kabila. See you later after few minutes. Or, a few minutes later. Okay, after few minutes, so tapos na natin yung ating grass feeder. So yan na siya, kabilaan, yan. Laki na ng butas, no? 1x2. So ikakabit na natin siya ngayon dito, sa centerpiece. O, sige, i-arrange ko muna, tapos babalikan ko kayo kasi mahirap mag isang kamay, no? Okay, after few minutes later, again. Okay, after few minutes, so ikinabit na natin itong grass feeder natin. So ang nakakabit yan, ito na. Nakakabit na yan doon sa may center partition ng mga baba. Yan. Ilang piraso lang yan, mga 5. Tapos ito sa ibaba, sa unang back wall, no, yung unang panali natin to. Itong sa taas, huwag muna natin itali yan later na, pag pa-finalize na natin. Okay, so anong next natin ikakabit? Kukunin na natin yung pang ibabaw nito para ma-hold na to. Okay? So, yon. Bakit yan ang mauuna? Bakit ito muna? Bakit hindi ito? Pwede rin naman kasi to, eh. Diba? Para, ito, para ma-adjust na natin ito. Kasi pag ito, naikabit mo na, mapapinalize mo na yon doon. Pag naikabit mo na to, mapapinalize mo na yung kung saan butas ba siya dapat nakatali ito. Okay, so paano natin to? So nakita mo yung cutting natin. Itong cutting natin, yung kabilang side, walang laman, ay walang panali. Yung isang side, wala rin panali. So two sides lang ang may panali. Bakit ganon? Dahil nung nagputol tayo ng screen, no? Nandun yan sa screen. So lumalabas niyan ganito po. Bakit two sides lang ang may ano, ang may panali? Kasi itong side na to nung screen, wala naman talaga yan. Huwag na nating alisin kasi sayang naman yung isang butas. So doon lang tayo sa gitna, kagaya nito. Okay? So kagaya niyan. Excuse. Oh, may panali ka na. So ngayon pag pinutol mo to dito, pag kumuha ka ng isa diyan, etong side na to may panali, yung kabilang side wala. So pag pumutol ka sa susunod, siya naman uli ang may panali, ito, yun naman ang wala. So, ganun lang ang pagputol. Para hindi kayo maaksaya sa screen na lahat na lang may ritaso. Okay, so paano natin to ikakabit ngayon? So yung may panali na side, yung may panali na side, yun yung sa side nito at saka sa side noon. Para may pagtali, may pagtalian sila. Okay? So paano natin napoposisyon to? So ito yung long side, ito yung long side, ito yung short side. So hindi ka pwede rito. So dito ka sa kabila. Ganyan. Okay? So dito siya ngayon. Yan, diyan siya. So ito tatali dito. Dahil ito may panali, ito wala. So siya tatali doon.
Ito naman, may panali siya, tali siya dito. Ito naman sa likod, may panali siya, tatali siya rin sa back wall. Okay? So, tara, i-align ko muna. Then, I'll come back to you pag medyo naka-align na. Pero, ganyan ang kalalabasan yan. Pero, hindi ko muna itatali lahat. Papakita ko lang sa inyo. Okay? Okay. So, after few minutes, so, ito na po. Naka-align na yung kanto natin. Yan. Yan. Nakatali na yan. Initial. Ayan. Ganyan. Galing, ito, balikan natin yung ating review, no? Doon sa first video natin para hindi kayo napuputulan ng panali or nung screen. Ngayon, kung nasa ibabaw yung inyong panali, ang tupi papunta sa ilalim. Yan, papunta sa ilalim. Sample po, ganito. Yan. Yan po. So, dahil nasa ibabaw yung panali natin, ito. Ito yung parte ng panali. Yan. Yan yung parte ng panali. Itong nasa ibabaw na to. So, para hindi maputulan, ang tupi niyan papunta sa ilalim. Yan. Ganyan ang kalalabasan. Okay? Ganon. Yan o. Papunta sa ilalim. O, yung labas dito. Yan. Okay? Ngayon, pagdating naman dito, sa kabalagbag niya, dahil kung ito ay paibabaw, nasa ibabaw kasi yung ano, ang panali, kaya iilalim siya. Ngayon, itong namang nasa ilalim, para hindi maputol, dapat ang tali nito paibabaw. Yan. So, kaya ang kabit natin yan, lumalabas sa ilalim ng screen. Ayan o. Para pag iginanon mo siya, iipitin niya na yung kabilang side nung wall, yung kabilang screen. Yan. Okay? Tapos i-continue na natin yan hanggang doon. Kasi ito, na yan o, para lang hindi umiwalay, temporary na kaganyan siya. Yan. Okay? So, gawin na natin. After a few minutes later, ay babalikan natin yung ating ginawa. Okay, so, after a few minutes, so, eto na nga. No? After a few minutes, nakakabit na natin yung pinaka-upper part natin. Yung pinaka-cover, upper cover. Yan. Yan. So, ito, hindi pa muna natin nakakabit yan later na yan. So, pero at least, nakita na. Ito, kung paano ikakabit doon. Makikita rin yung alignment yan doon. Kung alimbuta sila dapat pumasok. Itong mga panali na to. Kasi may panali yan eh. O, yan o. O, diba? So, yan. Pwede na natin yan ikasa. Pwede na natin yan itali. Okay? Pero na, pwede rin hindi muna. Pwede rin mamaya na. Ito muna ang kabila. Lagyan na natin itong kabila. So, same procedure lang gagawin natin. Kukuha tayo ng screen. Which is nandito na. Naka-ready na. Titignan natin. Kailangan yung side na may panali. Sila yung nandito sa side na to. At saka sa side na yon. Okay? Ito, yung wall side at saka yung back side. Yung wall side at saka back side. Ito dapat yung may part na panali. Twist mo lang siya. So lumalabas paganto siya. Yan, paganto siya. So, andito yung panali. Tapos doon, sa side na to may panali din. So, titingnan na naman natin. O, kung paano natin ilalagay itong panali na to, nasa ibabaw, so pag ibabaw siya, ito nasa ilalim, so isusuksok natin siya dyan sa ilalim pag ganito. Iyan, pag ganyan. Pag ganyan. Okay? So ito nasa ibabaw. Ito nasa ibabaw. Ito nag-upload. Iyan. Papailalim. Okay? So, i-align ko muna. And then, after a few minutes later, I will come back to you. Okay, after a few minutes, so, nag-align na tayo. Ito na siya. Ayan. Temporary, nakakabit yan. Yan nga sinasabi ko sa inyo. Ito, dahil sa ilalim siya dumaan. So, sa ilalim din natin siya. Para ang tupi niya, paakyat. Kagaya nito. Para hindi maputol yung panali natin. Ayan, o. Lahat yan ilalim. Ilalim sila. Okay?
ilalim. Okay, so tapos yung dulo, tinali na natin. At the same time, yung kabilang side, dahil siya naman ay ibabaw, so sa ibabaw din natin siya padadaanin, papunta sa ilalim. Okay, kagaya nito, patali na, for alignment. Yan, ito, yan, oh, ganyan. Okay? Yan, ganun. Ito, dahil nasa ibabaw nga, ulit ko, nasa ibabaw yung panali, kaya ang tupi niya, pababa, pailalim. Ganun. Yan. Okay? So, ngayon, i-continue ko na to. Babalik ko kayo after few minutes. No? So, mga 1 minute, 2 minutes, tapos ko na yan. So, nag-upis ako palagi mula rito sa corner, papunta doon. Dito naman, papunta doon. Okay? So, after a few minutes, babalikan ko kayo para matapos na natin itong cage natin. Okay, so after a few minutes, so nakabit na nga natin. Ito na. No? Nakabit na natin yung pang ibabaw. Yan. Pati itong likod. Yan. Nakakabit na rin yan. Pero hanggang dyan lang, yung unang part lang. Para mabatak na siya at saka magkaroon na siya ng guide. So, anong guide na sinasabi ko? Etong height na to. Etong height na to mula dito sa screen, upper screen. Yan, i-maintain mo yan. Kaya pa nagtupi ka mamaya, ganyan pa rin. Huwag ganun. Dapat ganun din. No, ganun din dito sa kabilang side. Yan. Dapat ganyan ang kabit. Okay? So, ano lang susunod nating step? Ano susunod nating step? Ikakabit na natin yan dito sa harap. Okay? So, papaganyan. Okay? So, kakabit ko muna to para makita ninyo kung ano nang itsura niya mamaya. Ito lang muna, ikakabit natin nasa baba. Hindi muna natin to ipipix at saka ito. Kasi, susukatin mo to. Kailangan siya rin yung open doon sa taas. Paano natin gagawin yun? Papakita ko sa mamaya. After few minutes later. Okay, so mga karabit, welcome back. After few minutes, naikabit na natin. Hapit na natin to kasi magtatanghalian na. It's already 11 o'clock. Nag-umpisa tayo, late na eh. At tayo ay, syempre, pakain pa tayo ng ating mga alaga. So, bilisan na natin. At kailangan pa natin din magluto ng pang mabilisang rabbit tocino. Yun na lang ulam natin para mabilis. So ito, nakabit na natin yung pang centerpiece natin, no? So saan natin siya pinatong? Dito na sa ibabaw ng tupi. Yan. Okay? Tapos yung sobra ng center partition, naka-clip na din dito sa front cover, sa front piece. Okay? So yung ibabaw, di muna natin yan ipipix. To hindi pa natin ito ipipix. Bakit? Susukatin pa ho natin yan. Eto. Tayo natin uli. Okay, tinayo ko lang yan ha. Eto kasi kukunin mo to. Simula dito, hanggang dito. Kailangan, parehas yan doon sa taas. So, gagamitan natin yan ng pampapatigas. Yun. So, gagamit tayo nito. Yan, ito. Yan. Yung may one hole plus panali. So, yan. So, titignan natin. Sukatin natin yan. Kasi alisin natin itong dulo. Gagawin natin panali itong last na to. So, kaya ang kasagan yan. Yan. Sukatin natin. Ganyan. Punta doon sa kabila. Yun. Yan. May panali tayo doon. Magagamit. Tapos sa kabilang side, may panali din tayo. Ito. Ito kagay. So, puputulin natin to dito. Okay? So, puputulin ko muna. Saglit lang. Okay. So, yan. Ay, ito pa pala isa. Sorry. O, galing lang to doon sa mga yung dulo. Pag nagputol tayo, pwede tayong kumuha ng isang buo nito, 4 feet.
Yan, makakatatlong ganito kayo sa isang 4 feet. Okay, so yan, sukatin natin. Ito, naputol ko na, no? Yan. Panali na yung dulo. Kabilang side, panali na din. So, sukatin natin dito. Yan, so nakikita nyo to. O yan, may panali na tayo rito. At may panali na rin tayo doon sa kabila. Okay? So, i-center lang natin siya. Yan, most likely ganyan kalalabasan yan. Yan, nakita mo yung sobra na yon. Ito, to, sobra na to. Tutupiin na natin yan. Dito, tutupi din natin. Kailangan makita mo yung siwang na yon sa tupi. Yan, tsaka itong kabilang siwang. Okay, so balikan ko kayo, tutupi ko lang. Okay, so yan, tinupi na natin. So, para makita ninyo ano yung itsura. Yan. Okay, nakatupi na. Ito yan, no? Tapos, on the other side. Yan, nakatupi na rin. Kita nyo? So, yan ang gagamitin natin pasukat. So, alisin na natin, ha? Para dun sa ibabaw, dito. Tsaka dun sa kabilang dulo nitong screen. Yan, okay? So, ikakabit ko lang para makita ninyo, ha? So, after a few minutes later, I'll come back. Okay, so, balik tayo. So, eto, na-align ko na. Nakakabit na siya. Ganun pare, ganun lang ginawa natin, no? Sinukat natin dito sa bottom. Pag numasukat na natin, ready na natin tong single piece na to. Tapos, kinabit ko na to sa isang side. Tapos, dun sa kabilang side. Ngayon, siya na mag-a-align para perfect yung pinto natin, iskwalado. Kumbaga kasi kung ano yung sukat sa bottom, yun din ang sa ibabaw, tatayo ng maayos ito. Lalo na pag nakakabit na rito sa pinaka top cover natin. Okay, so naka-ano lang yung ano natin, cage natin. Ganito talaga yan. Yan. Okay, so ikakabit na natin to. Tatali ko na yan para ma-fix na. Okay, so babalikan ko kayo. Okay, so yan po mga kapatid. Ayan. Nakakabit na yung upper support natin. Kaya ngayon, pag tinignan mo siya, iskwalado yung ating butas, no? Almost perfect. Hindi man natin mapaperfect yan, pero almost perfect. No? So, maganda na yung lapat niya. So, nakikita nyo medyo lundo kasi unang-una, hindi pa nakakabit to. Okay? So, ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang side. Gagawa tayo ng small piece na yon. Ilalagay natin dito. Susukatan. Bago i-install natin dun sa ibabaw. Susundin lang natin yan. Okay? So, balikan ko kayo after a few minutes.